Pag-uusapan natin ngayon, guys, service incentive leave. Ano ba ito? Kung paano ka ba magkakaroon ng service incentive leave na 5 days with pay? So, pag-usapan natin yan. So, by the way, kung first time ka sa aking channel, my name is Policia Ko at your service. Okay? So, ngayon, guys, so, sa mga bago pa lang naman, magiging employee o dati ng employee o matagal ng employee. So, ang karamihan nito ay sa mga bagong empleyado ay hindi pa alam yung SIL. Service Incentive Leave. Okay? So, isa-isa muna natin. Dapat ikaw ay may trabaho at legit yung kumpanya mo. At kapag yan ay nagbabayad sa mga government benefits. Ang service incentive leave po ay mandatoring ibinibigay sa empleyado na kapag ikaw ay naka isang taon na, at least 1 year in service. So yan, i-plus natin yan. Service incentive leave mandatory ng Department of Labor and Local Employment natin. Okay? So, alimbawa, may mga agency na binabayaran ito, isinasama sa bayad every payday. Okay, kung may mga kumpanya naman na kahit naka 6 months ka pa lang upon regular ka pa lang sa kanila, nagbibigay na sila ng service incentive leave na credits sa iyong natawag na leave. So, for example, naka 6 months ka na. So, hindi yun mandatory. Optional yun. So, ngayon, kung bigyan ka ng employer mo, ng kumpanya mo, ng agency mo, ng service incentive leave, which is good. Pero, kapag ikaw ay naka-isang taon na sa iyong employer, ibig sabihin niya, kung direct ka man o agency, ay dapat is considered status tayo regular ka na sa iyong employer o agency kapag ikaw na kaya isang taon na, no? Matik yun. Upon assumption ng batas, kapag ang isang empleyado ay nakapag-duty o nakapag-render ng duty na tuloy-tuloy sa loob ng 6 months in 1 day. O, take note ha, 6 months in 1 day. No, lumampas ka lang ng isang araw, automatic regular ka niya. Di ba? Regular ka. Even direct ka sa inyong kumpanya or agency ka. So, at least marami pa rin ngayon mga agency na mamayagpag, no? Pero, nag-iingat din sila sa pag-manage ng empleyado, lalong-lalo na sa mga illegal termination. So, wala kang kaso, gagawa sila ng tinatawag na ano yun pala yung constructive dismissal. So, yan yung ginagawa ng mga agency o ng mga employer na kapag para makaiwas sila sa bayad sa length of service na empleyado ay gumagawa sila ng paraan. O kahit alam natin, aminin natin na yung kumpanya mo mabait. Mabait ang kumpanya nyo. May mga ilang tao dyan na may personal interest. O sabihin na natin, maitim ang budhi, nangungursunada. Na pag, ay, so, kapag hindi niya kursunada ang kanyang empleyado, siya mismo ang gumagawa ng paraan para i-construct yung dismissal mo. Diba? Dito mo lang malalaman yan sa ating channel. Kaya please, huwag kayo doon sa mga nagubudot-budot o kumakain kung ano-ano. Dito kayo sa ating YouTube channel na mapagkakapulutan nun, lalong-lalong na mag-empleyado ka. So, well, konting kaalaman lang naman at konting idea. Paalala lang po ah, hindi ako abogado o hindi ako eksperto sa batas, sa Dole o labor code man yan o the Dole. Pero, hangkat maaari, eh, bibigyan natin kayo. I-share natin yung ating konting idea. Huwag natin ipagdamit kasi hindi naman natin madala sa langit yan. So, yun na lang ang bonus ko sa inyo. Diba? Pag nag-stay kayo dito,
dahan-dahanin natin magkaroon ng yung ideas ko, ikapipis natin sa inyo. Sana ma-adapt nyo rin para at least yun na lang maitulong natin. Wala man tayong financial, eh, mayroon naman tayong power. Okay? So yun guys, sana naman tayo. Service incentive leave. Kapag ikaw ay naka-isang taon sa iyong agency or employer, dapat kalabitin nyo yan. Paalala nyo, ma'am, where you find my incentive leave? Where you find? How can avail my service incentive leave? Based on, di ba? Dole, the benefits of incentive leave is mandatory. Okay. Pag na ganyan man, medyo marunong to, mandatory. Ano ba ang pagkakaiba kasi ng mandatory at privilege? So, simple lang. Yung mandatory, whether you like or not, ibigay mo. Magbibigay ka. Kapag privilege or optional, eh, kung bigyan ka, salamat. Kung ayaw, eh, di salamat pa rin. May trabaho ka. Okay? Yun lang yung pagkakaiba. Basic, basic na basic yung mandatory at optional. Okay? Sana huwag kayong malito nyo sa dalawang yan. Iba po yung kusang binibigay. So, yung ibang kumpanya, sobra-sobra pa ang binibigay sa empleyado. Like ng iba, kapag naka-isang taon ka, or kapag na-regular ka, matik, meron kang vacation leave na 15 days. Ah, sarap nun. Sick leave na 15 days. Sarap nun. Yung iba naman, pinine-extend. Ginagawang 1 year upon regularization. Bago sa'yo ibigay yung tinatawag nilang bonus mo na 15-15. 15 na BL, 15 na BL, sick leave. Kapag hindi mo pa nagamit yun in 1 year, yung iba naman, pinoforfeit, yung iba naman, binabayaran. Depende sa bigayan sa'yo, isang araw mo. Sasahuran mo yun. Conversion, kung tawagin. Ino-convert nila into it. Kapag hindi nagamit. Oh, by the way guys, it's optional, no? Mga kumpanya, kanya-kanyang design yan para ma-avail nila yung mga para ma-avail ng empleyado yung mga tinatawag na privilege yung binibigay ng kumpanya. So, wala tayong magagawa. Kailangan lang natin sa basic or doon sa mandatory. Yun lang po kasi ang mandated ng labor. So, yung other na binibigay, hindi tayo pwedeng mamili. Hindi tayo pwedeng. Kahit magreklamo ka, italo ka. Kasi kung optional yan. Okay, guys? Yun lang. Huwag na natin paikliin. Service incentive, ganun lang kasimple. Kung meron kayong ibang katanungan regarding sa dito sa employee, empleyado ka ba o ano man, o sa mga kamag-anak ko dyan na medyo nang ginigipit ng mga employer, o dyan sa mga kapatid natin ginigipit na employer, huwag po kayong pumayag na gipitin kayo. Huwag kayo magdalawang isip na iwanan yan kung nanggigipit. So, sa legal na paraan, bigay yung para sa inyo. Susunod natin, ano ba, siguro bukas, no, gagawin natin. Kung maaari ka bang, pwede ka bang mag-stay sa iyong agency, sa iyong kumpanya. So, pag-uusapan natin yan. Kasi kailangan natin to for the future. So, sabi nga sa kanta, hindi na tayo pabata. So, kailangan natin ng medyo, mapantawid gutom lang na makakatawid pang-araw-araw na sahod. Okay lang yun. Diba? At siguro, yung mga ini-expect na malaki ang retirement upon what is this retirement? Kung wala kayong ipon, so good luck. Kulang na kulang yon. Take note. Yung pension sa SS, napakaliit tamang po para mamuhay ka ng normal. So, save, save, save. Okay guys, so hindi natin patagalin. Muling nagsasabi, my name is Polisya ko. Uy, likes, subscribe, and click the notification bell button. Alam nyo kasi sa kayo yung likes nyo, yun po yung, sa kayo yung views nyo, huwag nyo support po yung mga YouTuber na small. Huwag nyo pong skip yung ads at least 30 seconds. So, pasensya lang. Konting ano, yun lang naman bawi nyo sa counting kalaman. And then, do not skip ads and likes, comments the
video para lumakas po, para mapunta doon sa recommended video. At siyempre, pag na-recommended video niya ni YouTube, ay lalakas po yung video, dadami ang views. So, nakatulong kayo sa YouTuber, sa mga small vlogger katulad namin. So, sige guys, maraming salamat. So, my name is Police Jaco at muling nagsasabi, no nga yun, hindi lahat ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you my next video.